Walang tama o maling paraan sa pag-i-invite. Bro, bro, sama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Uy, tara, tara dun. Magkakape tayo. Libre kita. Bro, alam mo na ba birthday ni ano, ni Bogart? Punta tayo dun sa birthday yan. Bro, samahan mo ako. May pupuntahan tayo. Basta sumama ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Wala ka bang tiwala sa akin? So wala nga ba talagang tama o maling paraan sa pag-i-invite ng prospects mo? I definitely and strongly disagree dito sa kasabihan na to. Ewan ko kung naririnig mo to sa mga uplines mo, pero I strongly disagree na walang tama o mali na pagdating sa pag-i-invite. Kasi sa mga binigay ko sa iyo na examples kanina, kasi alam mo yun, yung pag-i-invite mo ng pagsisinungaling na paraan, kailangan pa bang questionin kung tama o mali yun? Kailangan mo pa bang pag-aralan? Kailangan mo pa bang mag-Bible study para malaman kung tama o mali yung pagsisinungaling sa prospect mo kapag ini-invite mo sila? Kailangan pa ba? So, alam niyo naman ang sagot, and by default, tayong mga tao is conditioned para gawin kung ano yung tama. By default, inborn tayo na gawin kung ano yung tama. Kasi meron akong example na napanood na kung saan meron isang bata na babae, hindi ko alam kung ilang taon na siya, 2 years old, 3 years old, na meron siya pinapanood sa TV na isang politician sa Japan yata to, na umiiyak. So itong bata, hindi naman siya tinuruan kung ano yung dapat gawin, pero ang ginawa niya is by default, ang naging reaction niya is nasa TV, malaking TV pinapanood mo, ano, siguro lagay ko na lang yung picture dito sa video na to. So pinupunasan niya, tinatry niya punasan yung luha nung nasa TV na nakikita niya. So ibig sabihin lang nun, by default, tayong mga tao is nakaprogram para gawin kung ano yung tama, para gawin kung ano yung mas nakabubuti sa kapwa natin. Hindi, kasi kung isipin mo, pwede mo sabihin sa akin, eh, bakit may mga mamamatay tao, bakit may mga ganyan? Maraming cases, maraming reason kung bakit. Unang-una, pinakaunang reason kung bakit, main reason kung bakit is nabuhay siya sa ano, sa hindi magandang environment. So ang ibig ko kasing sabihin dito is by default inborn. Yung bata hindi pa natuturuan. Napunasan mo yung luha nung ano, pagka may hindi pa siya natuturuan ngon, baka hindi niya pa naiintindihan eh. Napunasan mo yung luha, pag may umiyak, punasan mo yung luha, hindi ganoon eh. Kumbaga may ang mga bata by default, talaga naka-program sila para gawin ng tama. By default, ibig sabihin pinanganak sila, wala pang tinuturo sa kanila. Once na nagkaroon na sila, nag-start na gumagawa, nagkakamalay na, by default, gusto nila talaga gawin kung ano yung tama. Ganun tayo. Okay? Naka-program tayo para gawin kung ano yung tama. Pero, kagaya nung binanggit ko, program, meron mga tao na napoprogram para gawin yung mali. Meron mga tao na patuloy lang pinaprogram para gawin yung tama. Now, balik tayo sa sinasabi ko kanina na bakit may mga mamamatay tao. Unang reason is yung programming, yung environment. Na-program sila para gawin yung ganun or lumaki sila sa isang very stressful, very, alam mo yun, very bad environment na kung saan na-program sila para gawin yung ganong maling bagay. Ngayon, meron pang another case, meron pang other cases na nagkakaroon sila ng sayad talaga. So, ibig sabihin, physically, ano na sila, mentally basta may sayad. Alam nyo na kung ano ibig sabihin. Ayoko na mag-English kasi ang hirap mag-English. So, yun yung ibig ko sabihin. So, tayo, alam natin eh, nararamdaman natin pag may gagawin tayong mali sa isang tao, nararamdaman natin yung tinatawag na konsensya. Konsensya. Nararamdaman natin yung tinatawag na konsensya kasi yun yung medyo mabigat na feeling kapag alam natin may ginagawa tayong mali sa isang tao. Pag nagsisinungaling tayo sa magulang natin, pagka may ginagawa tayong mali sa kapwa natin, nananakit tayo. Kasi ako, personally, hindi naman ako yung tipo ng violent na talagang nakikipagsuntukan na gano'n. So, actually, no, high school ako, tsaka no, college, hindi naman ako gano'n eh. Sa totoo lang, ayoko naman talaga ng away eh. Hindi ako mahilig talaga makipag-away, makipag-ganon. Kasi, pag ako nakikipag-away na, halimbawa, may kaaway ako, tapos susuntukan na kami, tapos nasasaktan ko siya, nagigilty ako. Hindi ko alam kung bakit, pero at the first place, gusto ko talaga siyang saktan. Gusto ko talaga siyang bugbugin. Gusto ko talaga siyang suntokin. Pero pag nandun na, nasaktan ko na siya, nagigilty naman ako ngayon. Bakit sinaktan ko to? Bakit ano? Dapat di ko na... Alam mo yun? So, ibig sabihin tayo talaga, inborn, na gawin kung ano yung tama. Unless yun nga may sayad. Unless lumaki sa ano. Pero,
I'm talking about inborn. Ibig sabihin, hindi pa napaprogram. Okay, inborn pa lang. Nabuhay tayo para gawin yung tama. Hindi na natin kailangan question, hindi na natin kailangan makapagtapos ng college para lang malaman kung anong tama at mali. Dahil bata pa lang tayo, majority sa atin, hindi ko kasi masabi na lahat, majority sa atin, tinuruan naman tayo ng magulang natin ang tamang asal. Especially sa culture natin dito sa Pilipinas, na meron tayong tinatawag na ano, masyado tayong magalanga eh. Yung may po at opo, sa ibang bansa wala namang po at opo, di ba? So, doon pa lang, tinuturuan na tayo na rumispeto sa matanda, rumispeto sa may authority, magpo at opo. Very basic. Tinuturuan tayo kung ano yung tama at mali. So, hindi, bata pa lang tayo, tinuruan na tayo kung paano gawin yung tama at mali. Yun yung reason kung bakit hindi mo na kailangan ng rocket science, hindi mo na kailangan makapagtapos ng kolehiyo para lang malaman kung ano yung tama at mali. So, I strongly disagree dito sa, ano na to, sa cliche na to na sinasabi na walang tama o mali sa pag-invite. Talaga? Para mo na rin sinabi na okay lang gawin yung mga maling bagay na yon. Yung pagsisinungaling sa prospect, pag-mislead sa kanila. Isipin mo yon. Ikaw nga sigurado mababad trip ka eh kapag ganun yung ginawa sa iyo eh. 'Di ba? Pagka sinabihan ka na ano man, meron nga akong nabasa na meron akong kausap. Ewan ko kung kausap ko man, nabasa o limot ko na. Basta meron akong na-encounter na ganung sitwasyon na ewan ko, comment yata sa YouTube video ko yun na ang sabi niya, meron siyang may napanood ako na video pala, video about doon na meron siyang na-invite dati na ang sabi niya, ililibre niya, pero networking pala yung pupuntahan. So, ngayon, ililibre ng kain or may birthday yan. Parang gano'n, basta may kakainin. Okay? So, ngayon, pumunta si prospect, tapos, pagdating niya, networking, galit na galit sa kanya yung in-invite niya. Bakit? Yung palang in-invite niya, hindi kumain ng tanghalian niya or almusal. Kasi nga, ay na-expect niya, maraming handaan, so doon na siya magpapakabusog. Sinong matinong tao ang matutuwa kapag ginanon mo? Bro, salamat ha. Pagpunta ko kasi dito, wala pa akong kinakain eh. Sabi mo, lilibre mo ko yung pala networking. Bro, maraming salamat talaga sa pag-i-invite mo sa akin sa networking ha. Kasi akala ko, kakain ako eh. Alam mo yun, gutom na ako. Diba, yung meaning ako, ang baho na, di ba? Kasi walang laman yan eh. Pero salamat kasi in-invite mo ko sa networking na to na maglalabas pala ako ng pera. Putain mo! Walang matinong tao yung matutuwa sa'yo. Ito na lang yan eh. Kung walang tama o mali na paraan sa pag-i-invite, lahat ng naiisip mo na unethical strategies, try mong gawin sa sarili mo. What if imagine mo may gumawa sa'yo? What if imagine mo may gumawa sa'yo? Or kung kahit hindi na sa'yo, what if imagine mo may gumawa sa magulang mo, may gumawa sa kapatid mo ng ganon, may gumawa sa kaibigan mo ng ganon, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa asawa mo? What if gawin ng ibang networker yun dun sa mga taong mahal mo sa buhay? Anong mararamdaman mo? Matutuwa ka ba? Gunggong! Barilin kita sa mukha eh! So kung ano yung sagot mo, kung hindi ka matutuwa, which is kung nasa patinong pag-iisip ka, hindi ka matutuwa. Kung hindi ka matutuwa, kapag ginawa yun sa ibang tao, ginawa sa mga taong mahal mo sa buhay at ginawa sa'yo, bakit mo gagawin sa iba? Ganun lang yung kasimple. Before mo gawin sa iba, try mo muna imagine of what if gawin sa'yo. Tapos yun yung balikan mo yung topic na nitong video na to na walang tama o mali na paraan sa pag-iimpay. Napakalaking kalokohan. So, huwag ka maniwala dun sa mga apply na nagsasabi, walang tama o maling paraan sa pag-invite. Napakalaking kalokohan. Okay? Napakalaking kalokohan yan. So, I would rather prefer na sabihin na walang perfect way sa pag-invite. Much better. Kasi ano ibig sabihin nun? Tanggalin mo lahat ng unethical strategy sa pag-invite. Puro ethical lang. Pero even though ethical yung gagawin mo sa pag-invite, hindi pa rin perfect siya. Hindi pa. Halimbawa, nag-work sa akin yung way ng inviting na sinasabi ko business agad. No? Sinasabi ko, oy, mayroon akong business. Gusto mo bang makita? Ganto, ganyan. Present ko sa'yo. Okay lang ba? Nag-work sa akin. Nakakapag-invite ako. Nakakapagpasali ako sa ganung pamamaraan. Pero pwedeng sa'yo hindi eh. Diba? Pwedeng sa'yo hindi mag-work. So, pwede mong itry na another approach. Pwedeng lead with the product na tinatawag. O product muna. Offer mo yung product. Alam mo, meron akong binibenta bagong product. Ganto, ganyan, maganda ang effect. Blah, blah, blah. Diba? In-offer mo yung product. Tapos sa ganung pamaraan, na-satisfy si prospect mo, nagustuhan niya, bumili ulit siya sa'yo. Tapos sinabi niya, tapos doon mo na pwedeng i-offer sa kanya yung business. Uy, alam mo, pwede natin gawing negosyo to kasi, alam mo, natuwa ka sa, sa effect. Tingnan mo, nag-iiba na yung itsura mo. Nagmumukha ka ng tao. Dati, hindi ka mukhang tao. Ngayon, mukhang tao ka na. Di ba? So, sa ganung paraan, mapapasali mo. Huwag mo sabihin nyo sa prospect mo, ha. Di ba? Sa ganung paraan, mapapasali mo siya sa business mo. So,
yun nag-work sa'yo. Pero yung isang way, yung which is yung sa akin na direct approach na business opportunity kaagad, hindi nag-work sa'yo. Pero ethical siya, di ba? Sinubukan mo, hindi nag-work sa'yo. Sinubukan mo yung other way, nag-work sa'yo, ethical din. So, walang perfect way sa pag-i-invite. Yun yung much, much better yun. At saka yun yung totoo. Walang perfect way. Pero walang tama o mali. Napakalaking kalokohan. Okay, huwag kayong magpapaniwala doon sa mga upline na nagsasabi na walang tama o maling paraan. Merong tama, merong maling paraan sa pag-i-invite. Kasi, yun na nga lang eh. Napakasimple lang. Paulit-ulit ako sinasabi sa inyo dito sa video na to. Na, hindi mo kailangan mag-aaral, makapagtapos ng kolehiyo para malaman kung ano yung tama at mali na paraan sa pag-i-invite. Mali. Alam mo kung ano yung mali eh. Kahit wala ka sa networking, alam mo kung ano yung tama at mali eh. Diba? So, yun guys. I hope marami kayo natutunan dito sa video na to. And make sure na pag meron kayong mga katanungan, comment kayo dyan sa baba para masagot natin lahat ng tanong dyan, sinasagot ko yan. And kung sakasakali mo may mga gusto kayo additional na itanong, mag-email lang kayo ng kung ano man ang itatanong, kahit hindi na pala email, mag-comment na lang kayo dyan sa baba para hindi na kayo mahirapan. Comment kayo dyan sa baba kung ano yung tanong nyo about sa business nyo. Tapos lagyan nyo lang ng hashtag itanong mo kay Serrano. So para alam ko nagagawan ko siya ng video. Okay, gagawin ko siya ng video dito sa YouTube para malimot yung tanong mo, tanong rin pala nung iba. Di ba, nahihiya lang silang mag-comment dyan or hindi ko alam kung bakit ayaw nilang mag-comment dyan, di ba? So, yun lang guys. Ayaw marami kayo natutunan. Share nyo to dun sa mga networker na naniniwala na walang tama o maling paraan sa pag-invite. Share nyo to sa kanila. I-leverage nyo tong video na to, especially sa mga downlines nyo para hindi na sila matulad dun sa mga networkers na nasusunugan ng warm market. Okay, nasusunugan, ibig sabihin, is yung nagagalit sa kanila yung warm market nila dahil sa mga unethical strategies na way na pag-invite nila. Okay? Kapag ka nagustuhan mo itong video na to, like mo. Kapag di mo nagustuhan, dislike mo. Bahala ka sa buhay mo. Okay? Kung hindi ka pa nagsusubscribe, make sure mag-subscribe ka na para masaya tayong lahat. And once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!